After ko na i-prune last week, nag-umpisa na siya. Yes. Ayan. Ayan, ito yung pinakamalaki na una. Ayan. And I can tell na mayroon na siyang developing buds. Ayan, it started to blossom or to bloom. Flower, ayan po. Yung parang pinkish na yan. Yan yung, dyan mabubuo yung buds. Ayan, dalawa. Ayan, ito na yun siya guys. Prospect, ito na siya oh, na nag-form na yung ano, buds na yan. Ayan, tsaka doon sa taas. Day 7, ang bilis! Remove this. Hindi pa to fruit ha, not yet. Ano pa lang yan? Nag-start pa lang mag-form yung kanyang blossom or yung kanyang pag-fruit or pagpamulaklak, should I say. Yan. So, itong sanga na ito talaga, lahat ng tubo niya, yung new shoots niya, may mga blossoms na talaga. Ayan, unlike doon sa ilang puno ko, walang-wala pa talaga kasi sibol pa nga lang. Ito yung sinasabi ko guys na kapag, syempre ito ay 4 years old na, syempre yung mga old na, ano tawag dito, cane, kung ano mang katawagan nito, yung old na ganito, dapat unti-unti na natin papalitan po ng panibagong uyang na cane, kasi kita natin yung difference ng luma na cane kumpara sa bago. So this one, nung sumibol ito, ito siya. So supposedly hanggang dito kinat ko na siya, pero hindi ko siya pinutol, pinahaba ko siya all the way here, tapos umakyat. Ayan, umakyat papunta dito, papunta na ito. So ito na yung panibago kung cane na tinitring. Kasi unti-unti ko nang papalitan yung mga old na ano na, parang unproductive na, like this one. So ito, ipuputulin ko na to kasi wala na siyang, nga siya nag-shoot, uni na siya nagbigay ng panibagong sibol. So, wag muna nyo silang putulin kapag wala pa ng possible na replacement or wala pa ng papalit sa kanila. So ito, mayroon na ako, pinahaba ko, kaya pwede ko nang ito na at tanggalin ko na yung ibang lumang cane. Siya na po, kunin na kita. Before that, thank you so much, okay? Thank you sa 3 taon mong pagbigay ng bunga sa amin. Okay, pahingahin na kita, kaya tamang-tama ito, putulin na natin. Kasi mayroon na siya, kaya may kapalit na. Oh, sorry, I have to cut you already. Ano na pala? Tuyo na talaga siya, tuyot na. Kaya, ayan, ingat. Ayan, dried already. So, hindi na rin siya pwede pala mapropagate. Tsaka, tama lang naputulin na siya kasi nag-aagaw lang din niya ng ano dyan, lugar. Nabawasan na natin. Bawasan ko na rin tong mga shoots, new shoots, kasi sobrang dami. So, ito din. Ayan. We remove some of the canes already. I'm going to remove some of the shoots. Ilan sila na nakatubo. Ayan oh. So, ninipisa natin yan. So, yan. Babawas tayo dito. Ito, kasi wala pa itong dalawa sa dulo. Tapos, ayan, may bulaklak na. Yan. So, pitasin ko yung isa dito. Yan.
binibilang nila 1, 2, 3, 4. Yun yung ikikip nila. Sa akin kasi maiksi lang naman to. So, pipili pa rin ako. Tama na muna yan dyan. Although, mayroon itong malaki. Ito rin yung sa dulo. Mayroon ba? Oh. May tumutubo siya in between ng sanga tsaka ng dahon. So, this one is a sucker. Kaya, tanggalin na natin to. All. See, tanggal na. Ito, tanggalan rin natin to. Ano na rin yan. 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 Kunin na natin to. Yan. Yan. Oh. Yan. Kasi hindi naman na yan. Mag-aagaw lang yan sila. Agaw eksena. Yan. Tsaka mayroon na yan siya. Oh. So, yan. And then, ang ganda ng tubo. Pero wala naman siyang ano. Wala siyang bulaklak. Kaya kunin ko na rin to. Pero hindi natin kailangan dyan. Ayan, tapos yan na update sa aking grape grapevines, yung Concord. Ayan, so kunin natin. Nagunti-unti na akong nagpuputol ng mga katulad niyan sa kabila. Pag masyado nang mahaba at hindi ko kailangan ng pahabain, puputulin ko yung dulo para yung energy ma-focus sa kanyang bunga. Another fruit, fruit buds. Tapos may tumubo na namang sucker. Going to remove. Sobrang lakas ng hangin kahapon at buong maghapon ay madilim, maulan-ulan. Ang lakas-lakas ng hangin. May nabali na nga na sanga. Ito na yung sangang nabali, guys, sa sobrang lakas ng hangin. Sayang, kasi ang ganda-ganda pa naman ng buds niya, sayang. Pangalawang sanga to na nabali because of very strong wind yesterday. So, anong gagawin ko dito? Abangan na lang kung masave ko pa ba to. Idikit, bahala na. After mga almost 2 weeks, ayan na yung mga buds, they are now very visible. Ayan, tapos ang iba, ayan, no, bulaklak na yung buds niya, nag-open na, tapos makita natin yung mga bulaklak. So yung mga yan, pabilog po yan, mga buko pa lang. Tapos yung parang maninipis na parang malakarayom, yun na yung stem ng bulaklak. Hindi pa po yan sila mga bunga. Po, ano pa yan sila mga buds? Tapos ayan, oops. Yung parang, uy, naku, it's so windy. Ayan. Kala natin maliliit na grapes. Hindi pa po yan sila maliliit na grapes. Buds pa lang. Kumbaga yung bukol pa lang ng bulaklak niya. Update ng blossom ng ating grapevine. So, yan o, medyo may natuyo ng bulaklak, nag-brown na siya. So, waiting tayo ng kanyang mabubuo. May tendency po na hindi mabuo lahat. So, tingnan natin kung alin lang yung mabubuo. Buds pa, hindi pa nag-open. So, yan, mga bukol pa lang sila. Yan ang bulaklak ng ubas. Okay, doon tayo sa kabila. Unang kanyang tubo. Tapos, at dumilim na. Ayan, So, yan. Yan, bumuka na. Mas nauna doon sa kabila. Yeah. So, dahil nasa paso lang po nakatanim, importante na nakamulch para makip ang soil moist all the time. Especially now na namulaklak na, so kailangan check natin lagi. Ayan, para yung mga bulaklak or yung blossoms niya ay continue na maganda, firm at hindi magdudrop. Yung mga nalalaglag po dyan galing sa kanyang buds, ang ganda ito po. Yan, ang cute. Parang earrings. Ang cute. Oh, diba? Ang dami doon sa ground, doon sa kabila. Ito, kaano lang,
kapipisa. Kapipisa, how would I say it? Yung kapapop up ng mga ano niya, ng mga buds. Tapos, bulaklak na yan yung mga tiny-tiny, ganyan, mga bulaklak. So, parang wala pa siyang nabubuo. Ito, makita niyo yan. Oh, oops. Ito, babilog siya, buds pa lang. Tapos, yung mga tiny, parang light yellow na yan, yung parang puti. Yan yung nag-open na. Yan na yung bulaklak. So, ito, maganito siya, tapos maganyan na siya. Magba-brown kasi nalanta na yung kanyang bulaklak. Pag nalanta na yung flower niya, malalaglag, maiiwan na yung mga mabubuong grapes. So, like this one. Ayan. Ayan na, oh. Mga baby, ano na sila. Baby grapes na. Ayan, dark green. Anyway po, paalala doon sa if in case katulad nyo rin ako na nasa paso lang nakatanim yung ating grapevines. Sa ganitong stage po, mahalaga po na dapat mapanatili natin na yung paso, yung lupa sa paso ay moist. Wag po nating hayaang matuyo ng matagal dahil kapag natuyo, magdudrop yung mga dahon and malaglaglag yung mga bulaklak at syempre wala tayong mabubuong grapes kung malalaglag yung ating mga bulaklak o yung mga buds. Ayan. Oh, yan na, oh, nabuo na. May baby grapes na tayo. Yep, baby grapes. Medyo very ano na, visible. Ito na sila. Ito na yung mga nabuong grapes, guys. Ito yung dito sa may Katawba. Ang daming nalaglag at ang daming langgam. Araw-araw nanghuhuli ako ng langgam. So ito, 'di ba nauna itong namulaklak? Pero yung Concord ko, kasi may ine-experimentuhan ako para ma-compare ko sila. So positive experiment. Ayan. So, ganyan pa lang sila kalaki. Ayan. Parang madalang, madalang. Hindi sila dikit-dikit katulad doon sa Concord. Let's go. Go and see and then let's compare. Tara. And ito na. Uy, tingnan nyo yan, guys. Oh, yan ang sinasabi ko. Nanghuhuli ako ng langgam every day. Ang ginagawa ko to kasi usually nagpupugad sila sa mga new shoots, sa mga young na leaves. Kaya ginagawa ko ito, hindi naman na ito magbubunga. So, tuloy kukunin ko yan. So, yan, utuloy na laglag. Ayan ang diferensya, ay nasasagi ko. Anyway, so ito yung ating makita, i-compare niyo yung kanyang bunches, guys. Look. Ano siya, dikit-dikit, marami, oh, dikit-dikit sila, tsaka, ayan, ang laki ng, lalo naman ito, oh, malalaki na sila, oh, ha, samantalang nauna yun, eh, so, yan, oh, diba, mas nauna yun, pero, mas mabilis silang lumaki dahil sa ginawa ko, ano yung ginawa ko? Ginamitan ko po ng vermicast, yung worm casting. Instead na maglagay halo ako ng lupa dito, tinunaw ko yung vermicast at yun yung ginawa kong pandilig. So, at nagustuhan niya. Ayan, nag-try ako ng lahat na organic na pwede kong magamit sa kanila. Gustong gusto niya. Syempre, hindi nawawala yung rice and rice water tsaka yung fish water. Ayan. Ang tinatawag nilang FFA. Pero minsan din, kung na ginagawa yung procedure ng, yung process kung paano gumawa. Minsan dinidiretso ko na po, dilig yung hugas isda. So, ngayon po na ganito na sila kalalaki, I make sure na laging hydrated po yung buong halaman. Dahil po sa personal observation ko,
kapag fruit-bearing plants, kailangan talaga sila, especially if they are only planted in pots. We make sure that they are always hydrated. Huwag nating hayaang matuyo yung kanilang soil ng matagal kasi maaantala din po yung paglaki ng mga fruits dahil parang kulang sa moisture. So, parang hindi makapag-expand yung fruits kapag dried or dehydrated. Kaya nga dapat laging moist yung soil sa paso. Pero ingatan lang po sa pagdidilig po ng ating grapevines sa lalo sa paso, make sure na tubigan lang natin yung sa paso lamang at make sure i-avoid na mabasa yung mga dahon or yung bunga dahil it can encourage many grape diseases kapag nababasa sila. Okay po, so this is all for now. So, I hope you like this video and I hope I inspired you to grow your grapes in pots. Thank you guys! Mwah.